how to be a president. He's a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki! This is her. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin nyo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the vice president? Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puting clown show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin.